Magandang tanghali po, oras na para sa may init na balita. Muli pong nangangalampag ang grupong Piston kontra sa planong pag-phase out ng mga lumang jeepney. Sigaw nila kontra sa mga mahihirap na driver ang ilalabas sa department order para sa modernisasyon ng mga jeep. At may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Kanina sa third stop na itong transport caravan na ginagawa ng grupong Piston at kagaya nga ng binanggit mo, ito ang kanilang last-ditch effort kasi ang sabi ng DOTR ay kung hindi man daw last week of May, ay first week of June, ay ilalabas na nila yung department order, modernizing yung hanay ng mga jeepneys. At sa taya ng Piston, ay around 240,000 mga jeepney drivers na maapektuhan ito. Na ang sinasabi nila ay anti-mahirap itong DO na ito dahil yung modernization na ito will phase out effectively yung mga lumang jeep na 15 years older at kailangan palitan ng mga bagong jeep na Euro 4 compliant. O ibig sabihin yung makina hindi na masyado nagpo-focus ang hangin kung hindi man electric engine ang kailangan ipalit. At ang sinasabi naman ng DOTR, Connie, ay bibigyan naman sila ng loan sa land bank. In fact, ay napirmahan na yung Memorandum of Agreement ng DOTR sa land bank na pauutangin yung mga jeepney drivers at operators ng up to 1.6 million pesos para makabili ng isang unit dahil mahal nga itong unit ng jeep na ito. Na sinasabi ng mga driver, hindi nila kakayanin yun. Alam naman natin ang buhay ng mga jeepney drivers. Saan naman sila kukuha ng additional papasanin nila na 1.6 million. Bagamat sinasabi ng DOTR na ito naman daw ay stretch to 25 to 30 years to pay, ayon sa kanilang kakayanan, ay hindi pa rin daw nila kakayanin. Kaya itong grupo ng Piston na hindi naman daw sila talaga nakatalo sa mga dialogo ay dadaanin sa mga ganitong activities kagaya ng caravan na gagawin nila para ipanawagan na i-reconsider itong department order na ito na magpapahirap daw sa kanila, Connie. Oh, pero Mark, paano naman ang plano ng Piston ano, at ang ilang pa mga kasapi dyan na kumbaga to meet halfway doon sa sinasabi ngang modernisasyon dahil eventually ito rin naman ay makakapagpabuti doon sa mga commuters, hindi ba? At saka sa ating environment. Oo, well, ang kanilang ino-offer na solution ay imbis na modernization na termino, ang sabi nila rehabilitation dahil daw kung ipipwersa silang i-rehabilitate yung kanilang mga luma ng mga jeep, ay mas mura daw ito at hindi raw siguro aabot ng 100,000 pesos. Ibig sabihin, papalitan din yung kanilang makina ng mas maayos at yung kahan ng sasakyan at yung mga under chassis and everything para maging roadworthy. Yung mga nakikita nating jeep sa kalsada ay papayag sila at it's something workable daw kumpara doon sa sinasabing modernizing it na in fact, doon sa detalye daw ng DO kasi kailangan may wifi pa and air condition kung ikaw ay electric jeepney. Yung mga ganun bagay na hindi rin nila kakayanin. So ito ay hindi pa napapag-usapan ito sinasabi nilang rehabilitation lamang na sinasabi dahil talagang ang nakasaad sa Department of Border Pony ay to phase out yung mga lumang-luma na ng mga jeep at palitan na ng mga makabago, modernisadong mga unit ng jeep sa kalsada, Connie. Oo, balita rin namin, Mark, pagkatapos nitong kilos protesta, ay meron pa silang pinaplanong ikasamuli. Meron ba tayong detalye tungkol dyan? Well, ang sabi nila, they're planning na magsagawa ng strike ng tigil pasada kung halimbawa talagang lalabas na yung department order. Pero sa ngayon, itong caravan, they don't consider this as tigil pasada dahil ito naman ay around 23 lang naman na sumama rito. At saka it's worth noting na marami ring grupo ng mga jeepney ang hindi naman sumama eh. Halimbawa, yung Pejudap, yung Pasang Mazda, itong mga ito ay sumama to sa dialogo talaga for the department order. At sila ay sumasang-ayon dito sa modernization na ito. Kaya itong grupong Piston ang grupo lamang na nagsasagawa nitong transport caravan na ito, Connie. I see. Okay. Maraming salamat sa iyong update, Mark Salazar.